sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang panahon na si Juan na taga-bautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hudeya. Ito ang kanyang sinasabi, "Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan." Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. Nagpuntahan sa kanya ang mga napakaraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Hudeya at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at pinabautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayo mga lahi ng mga ulupong, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging anak ni Abraham. Tandaan ninyo ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan ko kayo sa banal na espiritu, babautismohan kayo niya sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Mga magulang at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin, palakpakan po natin malakas ang Panginoon. It's a second Sunday of Advent. And the second Sunday of Advent is about peace. Kapayapaan, kalinaw. No? Yun yung isang bagay na kailangan po ng mundo, ang kapayapaan. Pero ang sigaw po ni Juan Bautista ay yung pong repentance, pagbabalik loob. Sabi niya, repent because darating na ang Panginoon, malapit na dumating, the coming of Christ. Kanina sabi ko po na ang kamatayan po ay totoo. Death is a certain, no? Totoo po ito. Mamamatay po tayong lahat. Walang hindi mamamatay. Taas ng kamay ng hindi mamamatay. Taas ang kamay ng mamamatay na. Wala din. Taas ng kamay ng takot mamatay. Wala. Walang takot. Ay, praise God. Thank you. Palakpakan natin, Panginoon. Praise God. Sige, Sister Marin, pakilista lahat ang pangalan na hindi nagtaas ng kamay, na hindi takot. Lista, isend sa akin. Ako, malakas ako kay Lord magdasal. Pagdadasal ko na sana silang joke lang po.
It will come without permission, my dear brothers and sisters. Death will come without permission. Everybody will die. Pag oras na natin, pag oras mo na, oras na po natin. Walang makakapigil. At hindi natin alam kung kailan yung oras po na yun. Sabi ni San Agustin, the moment we were born, we start dying. Sa simula ng ating pagsilang, tayo po ay nagka-count na, nagbibilang na po kung kailan tayo mamamatay. But when will be that day, we never know. No one knows it. Maybe tonight, pagtulog natin, di na tayo magigising. Di ba? Minsan, ganun, di ba? No? Tomorrow, maybe next week, maybe next month, next year, 10 years, 20 years. No? Di natin alam. Kasi nakakaalam lang ang ating Panginoon. Kasi ang buhay po natin, wala sa ating palad. Wala po. Wala sa ating palad. Nasa palad ng Diyos. At siya nakakaalam kung kailan tayo gagraduate. Question is, the important is, gagraduate nga ba tayo? Baka may back subject tayo. Baka hindi tayo qualified. Baka pagdating sa interview kay St. Peter, meron tayong kailangan balikan. Ang problema, hindi na tayo pwedeng bumalik. Nung na-hospital po ako dahil sa COVID, July of 2021, I thought it's my end. Kala ko po, katapusan ko na po yun. Kasi sa sobrang naramdaman ko, sa sobrang severe na dumapo sa akin, ang isang nasabi ko lang po noon, sa totoo lang, napag-isip-sip ko na walang kwenta ang lahat. And then naulit-uli yung aking COVID last month lang po, second version of COVID. Oh yes, it's light, but it's still COVID pa rin siya. Sabi nga nung kaibigan ko, grabe ka ha, nakadalawa ka ng COVID ha. Ingit siya sa akin kasi nakadalawa na ako, siya nakakaisa pa lang. Praise God, no? Naingit pa, COVID, yung COVID pa kinainggitan. Pero ang kasunod na sinabi niya, ang medyo ano ba, although it's a joke, sabi niya, buti hindi ka natepok. Sabi ko, ang kaibigan ko, gusto na yata ako matepok. No? Eh, my dear brothers and sisters, COVID experience reminds me that life is too short. Maikli lang po ang buhay. That everything here in this world is temporary. Our money, your money. Our money, my money. It's temporary. The big house, it's temporary. The beautiful car, it's temporary. Everything is temporary. Even our talent. Pag namatay po ako, kapatid, nasa kahon na ako, hindi na po ako speaker. Wala na po. Hindi ka na mayaman. Hindi ka na engineer. Hindi ka na lawyer. Hindi ka na doktor. Mag-isa kang aalis sa kahon at wala kang dadalin doon sa kahon na yun. Kasyang-kasya ka lang. Kahit gano'ng kakalaki. Kasya ka pa rin. But what is important, my dear brothers and sisters? Ano ang mahalaga? What is really important in our life, in your life, in my life? Alala ko tuloy, pagka po tayo namatay at nilibing na po, doon po sa Campo Santo na yon, merong ilalagay sa ating nicho. Ano po yon? Lapida. Meron pong kapirasong lapida na nakalagay po doon. At nakalagay po doon, Victor Cabral. Eric Capuras. Tapos sa ibaba po ng pangalan, ano po nakalagay? Yung birth date mo. At doon sa kabila na yon, sa kabilang side, sa right side, ano nakalagay nakalagay po? Yung kamamatayan mo. Yung death date mo. Yung the date of your death. But within that two, your birth date and death date mo, merong maikling dust. Napansin niyo po ba yun? May maikling dust. Yun po yung buhay po natin. Dumaikli po na yun. Ano po ang ginawa po natin doon sa maikling dust na yun? You may review now. Our old life, yung luma natin buhay. Oh, yes. Eh, Brother Vic, sinurrender ko na yan. Nag-repent na nga ako eh.
nung during the LSS, nakailang LSS na ako, in-load ko na yan, Brother Vic. Wala na po yan. Oh, okay, 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 agree. Agree po ako. Agree po ako sa iyo, kapatid. Totoo lang. Pero what is really important now? It's now. Ngayon. Baka naman ngayon, yung lumang buhay pa rin natin ang ating buhay. Baka naman po ngayon, ano pa rin po tayo, ang ugali pa rin po natin. That small dust represent our life bago po tayo mamatay. Bago magkaroon ng date, yung pong date of death po natin. Yung maliit na dust po na yun. Remember this, my dear brothers and sisters, na ikaw at ako, tayo po ay nakikiraan lang sa buhay po na ito. We're just passing. We're just passing in this life, brothers and sisters. Ano po ang ginagawa natin sa natitirang buhay bago dumating yung date ng ating kamamatayan? Mabuhay sa kasalukuyan, kapatid. Huwag mabuhay po sa kahapon. Kasi po yung kahapon, tapos na po yun. Hindi mo na maibabalik. Minsan may mga tao po kaya po malungkot eh. Kasi nabubuhay pa rin sa kahapon. Kasi nabubuhay pa rin sa galit. Kasi nabubuhay pa rin sa inis. Nabubuhay pa rin sa resentment. Puno pa rin yung puso. Sabi nung kaibigan ko sa kasamahan natin dito sa simbahan, anya, Brother Vic, bakit ba ikaw? Kalmado ka. Bakit ba ikaw, Brother Vic? Every time makikita ko, ang saya-saya mo, ang bata-bata ng itsura mo. Sabi ko, hey, senior na ito. Yan, Brother Vic, sa totoo lang, mukha kang di senior. Eh, bakit ko naman palulungkutin ang buhay ko, kapatid? Bakit? Eh, ang sarap-sarap ng buhay ko. Binigyan ako ng may bahay na napakabuti, napakabait, napapagmahal. Binigyan ako ng mga anak na maayos. Binigyan ako ng hanap buhay na naayos. Binigyan ako ng community na binigyan ako, pinagtiwalaan ako ng, and who am I? Kanina nga, pinakilala ako, head coordinator. Oh my God. Nalulula po ako. Totoo lang. Lord, I am not worthy, but only say the word and I shall be healed. Healing. Healing of resentment. Healing of galit. Healing of hinanakit. Yun po yung sumasakal sa espiritu sa puso po natin. Pakawalan mo yan, kapatid. Huwag ka mabuhay sa kahapon. Gawa tayo ng mabuti. Mag-isip tayo ng mabuti. Magsalita tayo ng mabuti. Tumingin tayo ng mabuti. Makinig tayo sa mabubuti. Life is too short, kapatid. Baka bukas na yon. Baka ngayong araw na ito, bukas ka na. Bukas na yung schedule mo. Then itong araw na ito, nagkamali pa tayo. Nakarinig pa tayo ng masama. Nakapagsalita pa tayo ng masama. Tumingin pa tayo ng masama. Gumawa pa tayo ng masama. Woe to us like the Sadducees and the Pharisee na sinasabi ni John the Baptist. You viper, mga ulupong, mga ahas, akala nyo ba makakaligtas kayo sa parusa? Yun yung binasa nating gospel ngayon, kapatid. Ayoko kayang mabuhay na malungkot. I don't like that life. Because life is too short. I want to be happy. I want to be joyful, loving, kindness, gentleness, forgiving person. Yung tutuparin mo yung salita ng ating Panginoon, huwag mong hahayaan na lubugan ng araw na meron kang galit. Huwag mong hahayaan na lubugan ng araw yung galit mo sa puso. Mother Teresa said, we are called to do great things. Not do a great things. Ulitin ko po. Mother Teresa said, we are not called to do greater things, but to do extraordinary things in a great time. Ulitin ko po. We are not called to do greater things, sabi ni Mother Teresa, but to do extraordinary things in great time. And she said, dinugtungan pa niya, love anyway.
Be good anyway, because that is who you are. Tumulong ka sa mabubuti, tulungan mo rin yung masasama, tulungan mo rin yung kaaway mo. Pag tinulungan mo yung kaaway mo, nangangahulugan, iyan ka, ikaw yan eh. That is who we are. That is our character. The character of Jesus. Si Jesus, tingnan po natin. Subaybayan po natin. Reviewin po natin ano ugali ni Jesus. Ugaling mapagparaya. Ugaling mapagmahal. Kahit hindi nagmamahal sa kanya. Si Judas, minahal niya. Si Dimas, minahal niya. Minahal niya. Iyon yung isang bagay na napaka-importante po sa ating buhay. Pasko na naman po. Ilang Pasko na po ba dumaan sa buhay po natin? Ilang Pasko na lang po ba ang natitira sa atin? John the Baptist shouting us, repent, forgive. Magparaya ka, magpatawad ka, humingi ka ng tawad. Sasayangin pa po ba natin ang bawat Pasko na dadating po sa buhay po natin? When we will repent, when we will forgive, we will do the right things, brothers and sisters. Kailan tayo talaga magpapakatotoo? Di ba may kasabihan? Magpakatotoo ka naman. Kailan po talaga ang pagbabago, Brother Vic? Kailan ka magiging masaya? Kailan ka magmamahal? Pag nasa kabaon ka na, hindi mo na kayang gawin. Mahirap po yun, kapatid. God gave us so many chances in our life. Kaya yung panawagan, kaya nga pinili ko pong basahin sa Tagalog. Kasi yung Tagalog na ating gospel po ngayon, yung ebanghelyo po natin. Sorry, antalim po. Antalim, sobra. Pero sana po yung talim po na yun, maramdaman natin pag-ibig yun ni Jesus. Bakit gusto ng Panginoon na magbago po tayo upang mabuhay ka ng sagana, upang mabuhay ka ng what they call is prosperity. And that prosperity is not only money. That prosperity, my dear brothers and sisters, is not only prestige. That prosperity is love, joy, and peace that you will give to your brothers and sisters. We have Wednesday, we have Friday, we have Saturday, we have Sunday gatherings, brothers and sisters. Siguro that's why God allows us to have 4 meetings in our Macau chapter for us to exercise love, for us magkita-kita, tayo-tayo pa rin nagkikita para ma-exercise, para mahasa. Sa Bisaya pa, para maanad tayo, nakasama kita, mamahalin kita, maski sino ka pa. Iyon yung hatid na biyaya ng ating Panginoon. Iyon yung sinasabi ko kanina na regalo natin, na babaluti natin ng napakaganda, yung iriregalo natin sa ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya mo. Pasensyahan mo po kami, Panginoon, kung minsan nagdadalawang isip pa po kami. Sulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy po kaming magparaya, patuloy po kaming magmahal, matuto po kaming magpatawad, Panginoon, at humingi ng tawad. Lord, gusto po namin maging masaya ang aming buhay. Gusto po namin maging mabuti ang aming buhay, Panginoon. Hipuin mo po kami, samahan mo po kami. Mother Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God.